Ikawalo ng Hunyo, Sabado, sa ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Paglingon ni Pedro, nakita niya na sumusunod ang alagad na mahal ni Jesus ang humilig sa dibdib niya noong hapunan at nagtanong, "Panginoon, sino ba ang magkakanulo sa iyo?" Kaya pagkakita rito ni Pedro, sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, ano naman ang mangyayari sa kanya?" Sinabi ni Jesus, "Kung loobin ko siyang manatili hanggang ako'y pumarito, anong pakialam mo? Sumunod ka sa akin." Dahil dito'y may lumaganap na paniwala sa mga kapatid na hindi mamamatay ang alagad na ito, pero hindi naman sinabi ni Jesus, "Hindi mamamatay, kundi kung loobin ko siyang manatili hanggang sa aking pagdating." Ito ang alagad na nagpapatunay tungkol sa mga bagay na ito at sumulat ng mga ito. Alam namin na totoo ang kanyang pagpapatunay. Marami pang ibang ginawa si Jesus na kung masusulat ang mga iyon ng isa-isa, sa tansya ko'y di magkakasya sa mundo ang mga isusulat na mga aklat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, sinabi ni Jesus, "Kung loobin ko siyang manatili hanggang ako'y pumarito, anong pakialam mo? Sumunod ka sa akin." Binigyan ni Jesus si Pedro ng mahalagang responsibilidad na alagaan ang kanyang mga tupa, ngunit bumaling pa rin ang isipan ni Pedro kay Juan. Ano ang aasahan kay Juan? Magkatulad ba ang magiging gawain nila, pati mga pagsubok na kanilang susuungin? Inutusan ni Jesus si Pedro, "Sumunod ka sa akin." Ginagabayan ni Jesus si Pedro na ibaling ang kanyang atensyon mula kay Juan patungo mismo kay Jesus. Ang pangunahing gawain ngayon ni Pedro ay hindi ang iambing ang sarili kay Juan. Ang tututukan ni Pedro ay ang pagtupad sa mismong iniatas sa kanya ni Jesus. Ang sagot ni Jesus sa mausisang tanong ni Pedro ang pinagmula ng haka-haka na hindi mamamatay si Juan hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Para sa mga unang Kristiyano, kaunting panahon lang ang hihintayin dahil paniniwala nila ay malapit na ang muling pagbabalik ni Jesus. Pagsasagawa, nabuhay ng mahabang panahon si Juan samantalang dumanas ng pagpapakasakit si Pedro. May kanya-kanyang landas na inihanda ang Diyos para sa bawat isa. Ano sa palagay mo ang para sa iyo?